strong. Welcome back sa aking channel. Ito po si Maggie Maggie Accessories. Ay ipapakita ko sa inyo yung tulad ng sinabi ko sa inyo last time, yung paggawa ng ating heart-shaped na earrings. So, 'di ba yung kung maalala nyo sa ating previous na video, meron tayong part 1 na pinakita ko sa inyo yung request order ng aking friend na ko para gumawa daw ako ng heart-shaped earrings. So, yung pangalawa, ito yung part 2 natin. Ito po yan siya, guys. Ayan. Ang ganda-ganda niya, guys. At mabigat nga lang siya, guys. Sa tainga. Mabigat po siya. At malaki. So, tingnan nyo, guys. At ang ating ginamit na air wire ay yung flat air wire, kasi yung flat air wire natin, guys, ay parang pearl siya. Yan, parang black pearl siya, pero hindi siya pearl, guys. Talagang natural na po yan na kanyang design. So, yan po ang nagpapa-attract sa ating ginawang earrings. Maganda siya. At tingnan niyo po. Di ba? Ang ganda niya tingnan. So, pag halimbawa mahilig kayo sa red color or sa white or kahit na saan ka pupunta kayo sa mga any occasion, guys, maganda po ito talaga siya. Na at saka lalo na po yung mga mahilig sa malalaking earrings, pwede po to sa inyo. Tapos lalo na ngayon malapit na po yung summer, pwede niyo po ito isusuot, guys. Kahit ako gustong-gusto ko rin siya. Ayan. So alam ko matutuwa itong aking regular customer or aking friend na nag-request order nito sa aking ginawa sa heart shape na earrings. Maganda talaga siya, guys. Pag ipag titinali yung buhok, makikita siya. Ayan. Ayan, mahilig sa mga accessories at saka sa mga fashion accessories, sa mga burluloy na tinatawag, magugustuhan niyo ito, guys. At pwede niyo po itong pang-business. Sinasabi ko po sa inyo. So, mag-start na po tayo at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa itong ating earrings. Yan. Diba? So, let's go, guys! Huwag na nating patatagalin at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong earrings na to. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe na channel. Click the notification bell below. At kung nagustuhan din po ninyo yung aking mga video at saka mga tutorial na pinapakita dito, paki-like na lang din po at paki-share na rin po. Yan. Para kung halimbawa para yung iba ay makita itong ating video, kung gusto balak niyo magbigosyo, pwede niyo po itong gawin pang business sa inyo. Maganda po siya, guys. Sinasabi ko sa inyo. So thank you so much at halina po kayo, samahan niyo po ako sa ating tutorial kung paano gagawin ang earrings na ito, guys. See you. Bago tayo mag-uumpisa, guys, ay ipapakita ko muna sa inyo itong aking in-order na mga beads at saka mga earwire. Yung kanilang mga beads ay talagang doon mo lang mabibili yan. So, ito ay nabili ko ito sa kanila. Pinakagusto ko lang dito, guys, sa kanya kasi ay doon may double purpose kasi siya, guys. Kung makikita nyo dito sa ito yung ating earrings, diba ito, siya yung kulay na red niya to, guys, ay pang-protection po ito sa ating earwire. For example, kayo po ay may allergy sa mga earrings, sa mga fancy na earrings, or kung hindi kayo hiyang, ito ay magpo-protect po sa inyo kasi ma-avoid niya yung magkakaroon ng scratch ng ating wire dito. And then, mayroon din siyang pakaw dito, guys. Yan, kung makita nyo. Ito ay tinatawag na pakaw. Yung pang-protection sa ating earrings, pag halimbawa ay, yan. So, ganyan siya. Kung halimbawa, tapos na ninyong gamitin yung inyong inyong earrings, pwede nyo ibalik ito ng ganito, guys. Dahan-dahan lang po yung pagbalik nyo ng kanyang rubber. Kasi malambot ito, guys, eh. Yan, protection nito sa inyong earrings na ginamit. Kasi, hindi natin maiwasan talaga na nangangati tayo pag nagsuot ng mga fancy na mga earrings. So, ito yung kanyang purpose. Kaya ito yung nagustuhan ko sa, guys. Kaya lang,
medyo expensive kasi ito sa Guys In. Napakamahal niya talaga because ang kanyang price, ang presyo nito. So, limited lang ang binili ko. Kung siguro mga apat na pares lang yung nabili ko kasi napaka-expensive na niya talaga. Yung isa na naman na in-order natin ay ito ay tinatawag nila na flower cups. Ito yun siya, guys. Ang price niya po, guys, ay $4.99. So, ito ay kulay white. And meron din ditong akong red. Mas mahal itong red, guys. So, medyo mahal ito ng konti dito sa ating white. Kaya, ito ay nasa $5.99. So, ang color naman ito ay pastel dark color or pastel dark coral flower. So, ito yung tinatawag na flower cups. Ang ganda niya tingnan, guys. Marami akong in-order nito, guys. Siguro mga 7 kulay ang in-order ko sa kanila. So, medyo expensive nga lang talaga siya. Pero okay lang, mas naano kasi siya. Maganda talaga siya. Kaya may gagawin din ako dito ng earrings na sa ganitong beads. So naman yung ating isang in-order si kanila, yung napakaliit na fire polish glass. Ang size nito ay 2mm. Ang liit-liit niya, guys. 2mm siya. Tapos, ito yung nilagay natin sa gilid. Dito yan. So, ako na po yung nag-design ng mga ganyan. At medyo mahal ito siya, guys. Siguro ay nabili natin siya ng $5 din. So, yan lang ang mga pinapakita ko sa inyo na mga in-order natin sa isang website. So, ang mga materials natin na gagamitin ay ito. Kailangan din natin ng wildfire natin na red color at ating thread sap, plier, scissor, at saka yung ating beading needle na size 12. Yung ituturo sa inyo, guys, ay brick stitch po ulit. So, i-review nyo na lang po doon, guys, yung aking mga previous video. Marami akong mga brick stitch na itinuro dyan. At yung ituturo ko lang sa inyo, guys, kung paano natin ginawa, or I mean, ay kung paano ko inumpisahan ito, ay at saka layer by layer lang po ito, guys. Count, kailangan i-count nyo lang kung ilan ng beads ang ilalagay nyo. Tapos hanggang sa mabuo natin itong ating earrings. Meron tayong ditong wildfire. Mga siguro ang gagamitin natin na wildfire ay 2 meters. And then itong ating beading needle na size 12. So ang first natin na pipikapin, guys, ay 4 po. So magpikap ako dito ng 4. And then next ay 7, and then sunod ay 9, hanggang sa mabuo natin ito. Okay? So, nag-pick up tayo ng 2, 11, 8-0. So, magtira lang tayo ng mga, kanyan ang kahaba ng mga wildfire. Going up yung ating beads. So, ganito po yan. And then, baba natin yung ating needle. Ganyan. And then going up. Secure lang naman natin itong ating mga beads dito. And then baba tayo. Yan. Ganyan siya, guys, di ba? And then saka tayo mag-pick up ng another 180 going down. Yan. Dalim balik uli dito, going up. Going down. Ganyan. Tatlo na po yung beads na na-pick up natin. And then, going up. And then, pick up. 180. Balik tayo dito sa ating beads. Ganyan. So, 4 na po yung ating na-pick up na beads. Ayan. So, going down.
And then balik ulit dito sa ating page. Ganyan. Balik ulit dito sa ating next na beads. Ganyan. So, i-atras natin yung ating camera para hindi siya masyadong mag-blur yung ating video. Yan. Tapos dito sa ating last na, sa una nating pinikap na beads. Ganyan lang siya, guys. Okay? So, apat na po yung pinikap natin na beads. Ganito na po siya. Dito na tayo nag-stop. Dito sa ating inumpisahan, ibalik na rin ko lang yung ating beads. Ganyan. Ang next natin gagawin ay mag-pick up lang tayo ng 2 beads. Mag-break stitch na po tayo. Ganyan. I-akyat natin yung ating needle. Balik tayo dito sa ating pinikap na beads sa second layer. Ganyan. And then, pick up tayo ng 180. Balik tayo dito sa ating beads. Ganyan. Secure lang natin ng dalawang pieces. Balik ulit dito sa taas. Sa next natin na beads. Going down dito sa ating baba na beads. Ganyan. Saka natin itali itong ating iniwan na beads. So, itali lang natin to para ma-cut na natin. Ganyan siya, guys. Okay? Ganyan lang yung pagtali natin. So, pwede na natin i-cut yung ating excess na wildfire. Yan. Magtira lang tayo para mamaya i-thread up natin. Going up here. Baliktarin ko lang yung ating beads. Yan. Saka tayo mag-pick up ng 1 beads at saka mag-break stitch na po tayo. So, sunod-sunod lang po yan, guys. Okay? So, i-continue ko ito at ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin inilagay itong mga white. Kita ko sa inyo kung paano natin pinikap itong ating white. Ang una muna nating pipikapin, guys, ay itong ating red. Yan, dalawa. And then, mag-break stitch po tayo. Ganyan. Going up. Balba tayo dito sa dalawang beads. Focus natin yung camera para makita nyo. Binaba ko itong ating karayom dito sa dalawang beads. Ganyan. And then going up. Ganyan dito sa dalawa nating beads. Balik tayo dito sa ating first na beads na pinick up. Ganyan po siya. Saka tayo mag-pick up ng white na 8-0. Okay? And then, balik lang sa ating beads. Secure lang natin. Secure ko lang siya ng mga dalawang beads. Ganyan, tapos baba dito sa ating
beads. Akyat tayo dito sa ating dalawang beads. Pick up na ng another red color. So, mag-brick stitch na po tayo. So, ang pipick upin na lang natin dito na red eye 12. So, i-continue muna natin ito. And then, saka po ituturo sa inyo kung paano natin gagawin ito. Ngayon guys, dito, nag-pick up na ako dito sa ng tatlong white natin. And then, nag-pick up ako ng 9 na red. At saka tayo maglagay ng 4 na white dito sa gitna. Yung parang nag-shape siya ng heart. So, mag-pick up ako ng white. Then, i-brick stitch lang natin. So, ngayon guys, nag-fast forward na tayo. I-review nyo na lang yung ating mga video dyan kung paano tayo gumawa ng brick stitch. Kasi puro brick stitch lang naman itong ginawa natin. At dito, diba, ito na po yung ating nagawa. So, naglagay na tayo lahat ng mga white dito na beads. Ang sunod natin gagawin ay maglagay tayo ng kanyang dito sa gilid. Para matakpan lang itong mga thread na nilagay natin. So, i-zoom natin yung camera para makita nyo. Ayan. So, diba may nakita kayo dito na mga thread na kulay red? So, lalagyan natin siya ng ating fire polish na beads. Ito yun. So, madali lang naman siya guys. Ang ito gagawin. Ito yung pinaka-easy na gagawin. So, diba galing tayo dito, ang gagawin ko lang, mag-pick up tayo ng fire polish. Ganyan. So, dito galing yung ating thread sa white na beads. So, i-going down lang natin yung ating needle dito. Ganyan siya guys, okay? Oops. Ganyan. Okay? So, ganyan lang po siya. And then, saka natin i-going up yung ating needle. Oh. And then, pick up one fire polish. Baliktarin ko yung ating beads at ang ginawa. Ipasok ko dito yung ating needle sa ating fire polish na pinick up no sa una. Ganyan siya guys. Okay? Ganyan lang. And then, baba ulit tayo dito sa ating bead na kulay white. And then, akyat ulit dito sa pangalawang bead. And then, sa ating fire polish na pinikap, yung pangalawang pinikap natin sa next na white. Ganyan siya guys. So, magiging ganito siya guys. I-continue lang natin ito guys hanggang sa makapunta na tayo dito sa ating, dito sa beads na to na dalawa. Okay, now tapos ko na siya nilagyan ng fire polish guys. Tingnan nyo, ito na po yung ating ginawa. So, saka tayo, saka natin siya lalagyan ng kanyang parang ribbon dito sa baba. So, easy lang po ito siya guys. So, mag-pick up lang tayo ng 180 na white bead. Then, paikutin ko lang itong ating ganyan. So, paikutin natin uli ng isang beses pa kasi maluwag siya. So, kailangan may pit po dito.
Ganyan. Itong at saka natin pipikapin itong ating flower cups na bead. So, ganyan. Okay. Focus natin ng mabuting camera. Ganyan. And then, kailangan pala natin ng red na 11-0. So, mga ano lang. Dalawang 11-0 lang ang kailangan natin dito. So, ganyan. And then, saka natin pick upin ito. Ganyan siya, guys. And then, skip natin itong pinikap natin na red na 11-0. Tapos, going down sa ating flower cups. So, ganyan po. See? Ganyan lang siya, guys. So, is ano natin ng mabuti para mahigpit siya. And then, saka natin ibalik dito sa ating beads na white. So, pick up inuli natin itong ating flower cups na white color. Ganyan. So, easy lang po yung paggawa natin ng ribbon. And then, pick up itong ating red na 11OC bead. And then, skip lang natin itong ating red dito na C beads. And then, going sa another dito sa cups na, sa flower cups na isa. So, ganyan siya, guys. Okay? So, i-secure ko lang ito ng mabuti. And then, pag na-secure nyo na po ng dalawang pieces, saka nyo na naman siya pipikapin itong ating red na cups. At saka, ganito lang po yung gagawin niya, guys. So, kung makikita nyo. So, kung anong ginawa natin dito na paglagay ng white cups na flower, ganun din ang ginawa ko dito sa red. So, continue ko to, guys, hanggang sa mabuo natin ito at saka tayo mag-proceed dito sa ating paggawa ng loop. Ngayon, guys, tapos ko na siya. Pinaikot ko na lahat-lahat at ito na yung ginawa natin na ribbon sa baba. At saka pinaakyat ko lang yung mga aking thread dito na dito sa ating mga dito sa bead sa ating sa 5 polish. At saka bumaba tayo dito sa white. Saka dito na tayo nag-exit. Diba? So ngayon, nag-pick up tayo ngayon ng white na 11OC beads. Yung ating flower cup na white color. At saka itong ating beads. So, na ganito na po yung pag-pick up natin. Ibaba ko lang. And then, saka natin ilagay itong ating flat na air wire. So, ganito lang po, guys. Easy lang po ito. Ganyan. And then, saka natin pipikapin itong ating tatlong C-beads. So, bari 6 po na 11 C-beads ang ilalagay natin dito sa taas ng ating flower cup. Then, put it down. And then, going back dito sa ating cups. Okay? Ganun lang siya, guys. Yan, ganyan siya, guys. Okay? And then, saka natin pipikapin itong natira na 11OC beads. So, kung ano yung ginawa natin dito sa kabila, dito rin. Pali, paikutin ko lang, ibalik, going back lang natin dito sa ating 8O na sa gitna ng ating heart shape. So, ganyan po, guys. Okay? So, ganun lang saka simply at saka ka-easy gawin. Ganito na po siya, guys. Ayan. So, ang gagawin ko, i-secure ko lang po ito ng tatlong pieces kasi nga napakaluwag pa ito. At saka, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kailangan nakasecure po yung ating loop dito kasi ito yung lagayan natin ng mga air wire or flat air wire. So, i-secure ko lang po ito ng tatlong pieces at saka tapos na po yung ating earrings. Voila, guys, ito na po yung ating ginawang heart earrings. So, ang ganda-ganda niya, guys. Medyo nahirapan ako dito sa paggawa, guys, pero okay lang siya kasi at least nakuha din natin.
At yung mga beads natin ay na in-order natin sa isang website ay na napakaganda siya. Tingnan nyo po. So, yun lang po yung ating tutorial ngayong araw na to kung paano gumawa itong ating heart-shaped earrings na request order ng aking friends. Hanggang sa muli po at mayroon na naman akong itututorial sa inyo kung paano gumawa ng pinakamagandang bracelet. So, sa gagawin ko po yung ating mga beads na in order sa isang website, ipapakita ko po yun sa inyo at napakaganda po itong bracelet na gagawin ko sa inyo. So, thank you so much. God bless and bye-bye!